day. Today we are off to Autobot off-road. Oh yeah. Alam mo, kapag Autobot, ang ibig sabihin nun ay mapapaganda ang sasakyan. Yes, welcome to Rock on the Scene Official. And itong araw na ito, ay very excited ako. Kasi matagal na. Because before we start, if you're liking the vlogs and if you're enjoying this channel, pindot naman kayo dun sa like and subscribe button here sa Rock on the Scene Official. And I'm happy that nakablik ako sa pag-vlog. And we're taking you through many days na I take care of Easy, nagtrabaho ako, ngayon patapos na kami sa The Missing Husband, and I'm getting a lot of free time now. Kaya today, papunta tayo dun sa Autobot. We're gonna see and meet up with Sir Ken and Sir Randy of Autobot. At marami nagpapagawa dito. Apparently, very famous sila pagdating sa off-road, yung mga sasakyan, lalo na sa mga SUVs. Sinasetupan nila para maging mas komportable sa daan. Dahil aminado naman tayo, Pilipinas, we don't have the best roads. And karamihan nagpapagawa sa mga pickups nila, SUVs nga. And recently kasi kami ni Mel, nag-purchase kami ng isang patrol, Nissan Patrol. And nung nabili namin ito, may nakakabit na sa kanya na 20-inch na mags. Pogi siya. Pogi kung pogi. But medyo na-sacrifice yung comfort. Medyo ramdaming tagtag. Eh, ang paglagay kasi ng mags sa sasakyan, hindi porque palit mags, okay na lahat. You have to take in account yung suspension, anong klaseng gulong ang ginagamit, para ma-maintain pa rin yung performance sa sasakyan. Although happy kami sa itsura at dito yung quality ng ride nito ng patrol namin. Alam namin mas mapapaganda ba kapag may mga experts na papasok dito at papagandahin ang takbo nito. So recently nagkita kami ni Sir Randy sa Autobot and nagbigay siya ng suggestions kung anong dapat gawin dito, which is a different wheel set at yung suspension papalitan. Kung sabi ko, it would be a good investment para gawin to. Dahil, sinasakay namin dito si Ezrin, si baby boy, si Easy. At gusto namin, comfortable lagi ang ride kapag nasa kalsada. Kasi nga, puro lubak dito eh, ang mga kalsada natin. And if we had better roads, hindi na siguro kailangan magpalit. Pero, alam mo yun, talaga buhay. Effort talaga tayo ng extra para mas comfortable lang biyahe. I don't think gagawin ko yung whole off-road style na ginagawa katulad ng iba. Ibang klase na yun. Medyo over the top na yun at hindi kasha budget ko dun. But here, we will make the ride more comfortable. Yun ang sabi kong goal natin. So, papasok natin to sa Autobot and we'll see what they will have to offer. And then, iwan na natin. Babalikan natin siya and we'll see kung anong kalabasan itong pag-setup natin sa patrol. I'm excited. Lahat ng lalaki would always be excited pagdating sa ganito, pagdating sa kotse. So let's get to it! So we are here! Finally at Autobot at ito yung parang bagong spot nila. Medyo mali lang ang napuntahan ko. Yung mga matagal gawin, dito pala pupunta dun sa bagong area nila. And we are off to the other shop. Kasi sabi daw, pagdating sa suspension at sa gulong, mas kaya. So lilipat tayo dito sa kabila. At dito daw si Sir Ken. In 100 meters. You'll arrive at Autobot Auto Works Off-Road. Your destination will be on your right. Salita na si Waze. So we're gonna drop off the car. At gusto mong bumalik bukas para makagawa pa ng content. You'll arrive. Destination is on your right. Alright.
it. You can find them here. Dito sa QC, Road 20, Autobot. Kasi na, grabe din. Kita mo yung mga ginagawa nila, oh. My gosh. Ito yung office nila. And, Hi, Sir Kent! How are you? Okay lang. Nice to finally meet yes, you. Yes. Na-meet ko na sa wakas si Sir Kent. Hello, hello. Sa IG na kami nag-uusap, eh. Bro. Oo. Yan, oh. Ay, ko pa ipakita. Yeah, sige, bro. Yun. Ito, 17 inches. Bago dumating, naka-ready na yung research nila. Yes, of course. Okay. Although ito, naka-rear bumper. Ang ganda yeah. Simple lang talaga. Ayan, tapos actually, very simple, yes. Ang ano. Yes. Tsaka, sakto black yung unit mo. Black, yeah. Ito naman yung medyo extreme. Thank you, Sir Randy. Yeah, extreme off-roading naman. May roof tent. Talagang kahit kung mag-overland ka ng ilang isang linggo, kayang-kaya. Iba na yan. Yes. Pwede, ito yung ano bro, pagka di ka pinauwi sa bahay, pwede kang matulog kahit saan. Huwag na sana man umabot sa ganun. Pero ito bro, ito yung ano, siguro. That's so nice. Tapos i-check ko na lang din kasi nabanggit mo yung interior mo. Ay, hindi. Ito pa, nagtatanong na kay Sir Randy, saan okay magpagawa na? Meron kaming gumagawa. So, ayun pala eh. Ano, pa-check ko lang, bigyan ito ng costing. Para sige, sige. Pwede sabay. Sa suspension ba? Magkano ba usually na? Yung medyo pasok sa hindi ganun kamahal at the same time yung comfort pa rin yung ride yung old man yung mo na medyo chocolate. Okay. So nag-range lang naman yung suspension niya parang 58 to I'm not sure 68. So shocks and spring yun. And tingnan ko lang kung ano kasi pag nag-upgrade ka sa Raptor ay sa ano Patrol may mga ibang pinapalitan na like caster bushing, the panhard para lang doon sa alignment kasi solid axle kasi ang Patrol eh. Okay. So pag pinalitan mo yung shocks and spring lang, maraming mga parts at other parts na nakakompromise. Tama, tama. So para prerequisite na muna siya dapat yes, mapatibay. Yes. Although kahit hindi mo siya pang extreme trail or pang trail, pero once in-upgrade mo na kasi suspension, kailangan din i-upgrade yung motor. Kasi kumbaga, kung anong built dun sa katawan ng kotse, para sa stock lang. Yeah, para sa stock lang yan. That's yan exactly yung sinasabi ko sa inyo. Yung pagkapit nyo lang ng mags, it won't really add to the performance. You really have to take into consideration yung mga little details. Like yes, exactly. Anong bushing? Yung caster bushing, yung mga extended stabilizer link. Yeah. Kailangan mga i-consider natin yan para at least yung driving experience mo bro, hindi ka maninibago at saka mamamaximize natin yung performance ng upgrade natin. Kasi mga tinatanong sa akin nung nag-magnet ako na pupunta ako dito, like, what does it take para mag-setup ng kotse? Sabi ko kasi dito, nung kinuha namin naka-mags na, hindi lang ganun yun eh. Yes, yung, oh nga, pogi nga siya, pero parang ba't iba yung ride? Tsaka may proper size talaga. Exactly. Depende kung saan mo gagamitin. Tama, tama. Kung pang forma lang talaga, pwede tayo mag 20, 22, even sa mga US rig, 24. Kay Jack, grabe! 24! Kaya nga ano, parang may mga nagko-comment daw kay Jack, 24, sabi niya, hindi mo pwede pang trail yan, pang ano eh. Sabi nga namin, kung alam lang nila, meron si Jack ng other set of wheel set para lang pang trail. Ang galing! Yes, kasi okay. Pagka mga pang trail talaga are on a daily pang harabas, kanya suggestion natin sa mags, 17s or 18s. Nice. Pag 20s, 22, 24, pang forma na lang. Pang forma na lang. Yes. Ako more of performance. Yes, yun. Comfort kasi may baby nga. Yes. Para mas comfortable yung ride. Yes bro, i-set up natin ng ganun para na. Pwede ko iiwan naman yung susi, no? Yes bro. Bro, masayalan sa pag-modify yan. Gusto nila yung mga custom and tape talaga. So, makikita mo sa body scratches, that's nothing. Yung pinaka very important for this one, yung interior, engine, tapos yung ilalim. Yeah. Exactly kasi parang, siyempre, 2015 yan na. Kahit pa pala, may naaamoy na ako sa loob. So sabi ko, baka yung leather kailangan palitan. Kaya sabi ko, eh, so, ito yung pinaka-importante, yung dashboard. Bakit? Kung sariwa kasing dashboard. Yan kasi mahirap yan eh. Parang gawin sariwa kung di magpapalit ka. Pero yung interior, madali lang. Parang to. Minimal na lang to minimal eh. Minimal na lang to. Kasi ngayon, madali nang palitan yung ano, kahit leather tama. Na yan. Tama. Sa quality na lang ng ano eh. Ganda, ganda bro. Ay, thank you sir! Yeah. So yun lang, parang... Sabi ko, tiis pogi si ano eh. Sige bro, matagdag. I-setup natin na maganda to na ano, na talagang magugustuhan mo gamitin kahit pang daily mo, pang taping na. Yun naman eh, yun naman yung kailangan eh. Kasi
pag nag-setup ka na ayaw mo nang gamitin, yung tipong hassle gamitin, medyo ayaw natin yung gamitin. Dapat yung kotse ine-enjoy mo pag yes, naman. Yes, hindi yung gagawin mo para lang i-display sa garage. Let's do it! Excited! Autobahn's gonna transform the car. Ito na yung last look natin. Gawin ko rin na before and after, bro. Oo ba? Ito na yung last look natin dyan. We'll see when I come back here. So we really wanted something that's comfortable, masarap i-maneho, masarap dalhin, kasama si Easy. Syempre kapag malubak, di ba? Magigising yan kapag gumagano'n kami. So we invested on Autobot Off-Road and we're on the way there. I'm on the way there to check out kung kamusta siya. Ano yung update and paano kinakabit yung in-inquire kong parts, which are the shocks, yung ibang parte na pampatibay, kasi it's not just the wheels eh. Pati wheel set magpapalit kami. Wheel set ibig sabihin yung gulong mas makapal, mas maliit ang mags to further absorb kung ano man lubak na meron dyan. And alam ko yung feeling in 300 meters turn left. At alam ko yung feeling ng yun nga, yung matagtag yung ano, yung what do you call this, yung sasakyan. And now hopefully tomorrow when it's done, ngayon kasi titingnan natin yung pagkabit and everything, hopefully pag nakuha na natin, masasolve na ang lubak situation namin at ma-enjoy namin ang sasakyan. Because that's what you call an investment. Sasakyan na pang matagalan talaga. And the best part about it is you really get to enjoy. Turn left on General Avenue. You really get to enjoy your vehicle. So parating na tayo at update ko kayo in a bit. And if you guys want to have your SUVs, pickups set up, guys, this vlog is sponsored by none other than Autobot Off-Road PH. Shout out to Sir Ken. Turn right on Road 20. Shout out to Sir Ken Lau at kay Sir Randy sa pag-accommodate sa akin kahit napaka-busy na schedule nila. At sa galing nila ay nakapag-advise sila kung anong okay ikabit sa patrol namin. So we're about to arrive. Excited to see what's happening. Look at that. Maganda rin pa eh. Ganda eh. I mean, syempre, syempre si Boss Ken. ako naman, for me, sabi ko, ikaw ang expert pagdating sa ganyan. So, pero ano ba yung parang color combination gusto mo? Mas more on, gusto mo black on black or gusto mo maghalo tayo ng like this one? Gray. Gunmetal eh, no? Gunmetal, yes. I think... Gunmetal, yeah. I think iba dating kapag black on black. Yes, of course. Black on black. And si go black. This one. So, ito yung mga nakakabit. Ito ba yung shocks? Yan pala yung sinasabi yung shocks. So, right? It's not just the wheels. It's underneath. That's important. Pagdating sa maganyan, yung mga ilalim na tulad dito. Yes bro, yan so, yung suspension, tapos yun yung mga nilagay ko yung caster, caster bushing. Caster connection. Okay. Yan yung yan pala itsura no. Yeah, kasi pag sa patrol kasi, hindi yun yung parang magpapalit lang tayo ng shocks and spring. Yes. May mga pan hard siya, tapos yes, yung caster connection kailangan din. Yung mga pinaka-off premises. Yan pala yun. Okay, understood. Yan yun. Yan yung mga, this is actually what you really pay for. Sa pro, sino kan ko pro yung isang match natin. Yeah. Oh, wow. Ganda. So, yan yung true. Pro-form na rin yan. So, mas magaan. Aha. Kumpara sa yun sa ano eh. Pagdating sa patrol. Kasi pag mga ganitong design, pag tinanggal mo yung cap, yung cap kasi naka-design siya sa with the cap eh. So, pag tinanggal mo yung cap, medyo magiging awkward tingnan.
unlike sa ganitong design, parang classic lang. Kahit walang cut, maganda pa rin siya. Yeah. Pag naitim na yung gitna. Pwede pinturahan. Yeah, papapaint ka lang. For me, doesn't really matter. Pero yung offset lang ito, bro, mas... Although meron naman din akong choice yan na mas pasok, pero itong offset na itong mismong actual na to mas labas siya. Mas nakalabas. Ito, mas nakalabas siguro. Mas nakalabas, yes. Ito. Okay. Yung ganitong offset, mas parang pasok siya. Okay. Yeah, kung mas prepared mo ba mas nakalabas or yung gusto mo halos parang pantay lang. I think iba dating kapag nakalabas. Yes. Yes. We think alike. We think alike. Sila po. Ano yung pinakabit? Bloody spring. Okay na to? 295-770. Bali, pinaka-profile ng gulong nato yung 70 series. Tapos yung parang width, 295. Tapos size kong ring, 70. Ah, got it. So, makapal pa rin talaga yun. So, that's how you read it. 295, size nito. Ah. Then, nakalagay dito sa dulo. 17. Yung diameter ng rim. Yung pasok dito. Yes. Ito, ayun na lang. Ayun. Ano dalawa yan, bro, eh? Mas less noise. Although, wala naman ingay. One of the... hindi ganun kaingay na mud tires si BF2 Bridge. Yung kay M3. Pag this one, sa mga this one is the mud tire. Pero same silang BF2 Bridge, pero this one is the KO2, yung alterate niya. Okay. So, ano mas prepared mo? Susunod ba yung aggressive? Ba't sinabi yung aggressive? Yung tread. Sa itsura ba? Yeah, sa itsura. Sa looks. Okay. Sa looks. Uh-huh. Pero pag, siyempre, pag performance, alterate. Mas mataas na mileage yung may tatakbo niya compared to mud-terrain. Uh-huh. Mas magaan. Okay. And then, road noise, mas less. Mas walang ingay. Okay. Mas mahimik. Kung ganon, sa tinatanong mo, ang naisip ko ngayon, anak ko eh. Yeah. So, it's a altering. Altering. At least nakita mo lang din yung pares naman yung BF2 Bridge. Oh, sige. And yung all-terrain naman natin, since all-terrain, pwede pa rin siya sa mga train. Oh, really? Okay, yeah, good. Sa Jamboree natin, pwede pa rin siya. Makasali na ako sa Jamboree. Yun na lang, sir. I-sumat mo lang sa akin sa all-terrain. Then, pakuha na lang tayo stocks para na makita. Okay. Really? Kasi dati, akala ko parang... kung mas magbigat ang mugs mo, mas magiging comfortable ride. No, hindi pala. Kasi lumilipis yung gomag. Ang nagpapabigay rin talaga ng yung comfort line. Besides dito sa spanker, is yung target. Dahil pala mag-understand. Dami ko natutunan doon eh. The more the harder the tire, the more na mas matigas. At matigas. Mas ramdam mo. Mas ramdam okay. Mo. Kasi every time na nagiging mud tire siya, tumataas yung fly rating niya. Parang yung component of tire, yung rubber niya, nagiging solid. So let's say, kaya yung ibang tire, parang bato na eh. Oo nga. Dahil sobrang tigas ng component ng rubber niya. Meron kami nga ibang mugs, pagka pang trail talaga, yung tinatawag namin beadlock, like this one. Mm-hmm. Yung mga beadlock wheels, yung pinaka-rim niya, nakahiwalay doon sa pinaka-rim para iniipit niya yung gulong. Oh. So kahit pag-lower down ka ng tire pressure, pagdating sa trail, hindi siya kakalas yung gulong mo sa mat. Ang galing. Yeah, kasi pag trail recommended, kahit sobrang galing mo, kahit anong klaseng gulong mo, pag hindi ka nag-lower down ng PSI, walang traction sa trail. Ah, okay. Posibleng sumabog pa yan? Hindi. Posibleng... pagka nag... tumama sa rack or ano, posibleng sumabog posibleng masira yung tires at mas hindi siya kakapit doon sa ano. So, nakikita mo yung parang umiikot lang ng umiikot sa sun, walang traction. Kaya pala sa ano, sa parang Dubai, sa mga desert safari? Yeah. Ah, okay. Kaya pag sa safari, like punta kami nung Qatar, bago ka pumasok itong pinaka-under sila, nag-lower down talaga. Yeah. Yun pala yun. Kasi kailangan parang nakalutang lang sa sun eh. Oh, okay.
Kailangan pala mag-aang. Yung traction pala ang habol doon. Traction ng habol talaga. Yung, yes. Kaya yun, the more na the mud, the more na mas traction sa mga pagdating sa rock, yeah. Sa mud. Pero sometimes, sa desert naman, yung mud naman, hindi pwede. Dahil sa bigat niya, lulubog na lulubog. Sa kyan. So, may desert tire. Oo. May specific okay, tires may pala specific. Para doon. Now I know. Now I know. Pili, so, ito yung isa. Patanggal naman ako nito. Ito yung isa. Ito yung all-terrain. Layo na ka na sa red. Oo nga. It's a hard choice. Parang ganda din ang mud eh. Grabe. Ganda nga yung mud. Bro, if you want, pwede naman tayo mag-mud na lang. Then, pagka hindi mo nag-gusto, go chase it. Pwede. Pwede. Ha? Try to adjust na lang dun sa tire pressure. Huwag ko masyadong taasan yung tire pressure para hindi masyadong bumigat. Then, ipa-nitrogen natin na lang para mas maganda yung ano. Okay. Pwedeng ganun, para malaman natin kung... Sa suit natin yung sarilis natin. Oo nga, maganda yun. Pag nag-upgrade tayo ng suspension, sometimes mapapansin nyo, lumalabas yung isang side pumapasok. Okay. So, hinihila niya kasi. So, yung pattern natin, adjustable, yun yung magkocorrect. Okay. Para ma-align ulit. Steady ka lang. Hindi, para ma-align ulit kung ano yung labas dito, same sa labas sa kanila. Okay. Mostly mga SUV solid axle, may mga ganun. Parts. Pero ang patrol kasi iba yung build daw niya, di ba? Iba. Solid axle. Solid yung mga axle. Tinatawag nila solid axle, yan yung mga talagang recommended pang trail. So, mas solid yung pang ilalim. Like okay. Yung mga jeep. Oh, yes. Mga land cruiser na mga old model. Mm-hmm. Solid axle. Right, so, this is what they have here. All these brands. They have their own, what do you call this? This upper control arms, suspensions. Mm-hmm. Yeah. Ito ang kinabit natin, no? Yung ano, yung kinabit natin wala dito na sa oh, wala doon. Pero that's a Australian brand, yung TJM. TJM, yes. That's right, Max, APB. May kani-kani lang forte, kumbaga. The lights, rigid. Oh, ito yung mga madalas na higitan natin. Yeah, US brand tayo. So. Wow. Yeah, ito ang tinatawag ko. Kaya ko pinapakita to para makita ni Mel. Diyan sinasabi ko, part of this vlog. The future plans. Kapag pinayagan naman ni Mel. Snorkel. Well, bro, tune-tune natin. Yes. Yes. Para maramdaman mo yung build. Tama. That's true. So today is the day. It's been a few days. At ito ang araw kung saan sa wakas makikita natin ang itsura ng patrol. Matatest natin siya with its new wheels and bagong springs, the suspension, everything sa ilalim. So lahat ang napag-usapan natin sa other videos, ito na ang resulta. And we will be going to Autobot Off-Road in QC sa Road 20. Para matest at kung okay sa amin, iuwi na namin. So ngayon, nandito pa kami sa loob ng shop kasi inikot muna nila to test it out bago kami. Para pwede na namin mauwi ang sasakyan. And isang tao dito ang naglalaban sa antok. Kahit nakapag-coffee na, naantok pa rin. Kaya mo yan. Sarap ng ramen. Kaya na legit na food coma. In a bit, we're gonna try out the patrol. Let's see kung ano muna yung itsura niya. Eh, sinusubukan lang nila. Kaya minsan yung parang alam mo yung dederecho ka na, pero minsan ilalabas sila yung ulo nila para lang makapasok sila. Sabi
fiber, bro. Yeah, I love it. Satisfied? Magpa-practice ako ulit. Alright, here it is. Susubukan natin. Seatbelt on, please. Isang, try natin sa lubak. So again, naka-mud tires tayo. It's heavier, it's bigger. Try natin dito sa lubak-lubak. Nice. Okay, ramdam ko na tumangkad nga siya. And it's not, gumaganon pag bababa. How different? Yeah, better. Ito naman, better? Mm. Ito, lubak. Lubak. Yawn. Not like before na talaga tagag. Tagag. We had bigger. Ito, lubak. Ano rims eh. Yan, better. Better na nga. Hindi yung hindi tumatalon yung puwet. Yun yung test eh. Tsaka hindi maingay kapag na ano. Well, kanina kasi sinasadya ako na mga child speed. Well, bago pa. So, sabi niya kailangan maano. Gamay. No, not gamay. Kailangan warm siya ma-break in. Oh. Although, medyo ramdam ko konting tagtag. Hindi siya kumakabig. And sabi sa Autobot sa atin kanina na if ever na may kailangan na realignment, balik lang sa Autobot. True. Customer service. Yes. Happy ako. Kaya overall, pa. Reaction, love? We are happy. Sulit. Sulit ang investment for the baby. Kasi when we got this car, malalaki yung tire. So, ginawa kasi siya, technically, pang porma. Kasi yung previous owner nito ay guy. Doctor, actually. Doctor, pero lalaki. So, porma yung habol niya. But for us, we bought this car for more space and para kay easy din, di ba? Mm-hmm. Para hindi din matadtad and para kayang-kaya sa mga uphill and downhill ng Antipolo. Shout out nga pala sa Raid Store Philippines dahil sa kanila. Yes, ayan 360 camera tayo dito. One. That is perfect for me. Kasi ako palagi yung nagdadrive nitong kotse na to. We replace my car to this car. Grabe. And alaking tulong talaga. Hindi ko sinasabing magaling talaga ako mag-drive. Nag-drive ako pero hirap ako sa mga liko, sa parking na lalo. Kaya ang laking tulong and investment para din sa safety ko and sa safety ng car, di ba love? Yeah, exactly. Kaya okay lang na alam mo yun, may extra investment ka for safety. And convenience. Happy ako sa look niya. It's more aggressive. Ayun o. Kapag may bump, halos hindi siya ramdam. Ayun na. Mag-break in pa natin yan para mas lumambot. And naisip namin, it's not a brand new car, pero sobrang tibay ng ganitong kotse, di ba love? Kaya TLC talaga yung ibigay namin sa kotse na to. Kasi meron kaming kapitbahay na may Nissan Patrol na anong year? Kasi edad ko, 1990 parang gano'n. Oo, pero grabe, okay pa. So, we wanted to invest on a car na... Hindi na maingay. We wanted to invest on a car na tatagalin matibay. Alright, overall reaction for me, approve. Good job Autobot, salamat sa pag-alaga sa amin and sa lahat ng gusto magpa-setup, let's say off-road or pang dito sa Manila. Pang camping, yes. Meron din sila. Or you just want an overall, good ride para sa car mo.
do what it, we did with this. Yun nga, gusto ko ipakita sa inyo, hindi lang gulong ang makakapagbigay sa inyo ng magandang ride. You have to check also yung ilalim. Yung tibay ng mga parts, stability, and the suspension. Mm-hmm. Yun ang ginawa natin dito. So, you guys, hope you guys like it. Sana na nalimunagan kayo sa kung anong dapat gawin sa kotse. Kung na... naisipan yung magpagawa. Kaya mo yan. Mag-English ka na lang. Kung naisipan yung magpagawa, alam niyo na ako nasa ayan. Alright, thanks guys. Approved ni Mrs. Happy ako. This has been Rocco Nansino Official and Autobot PH. Iba kayo. If you enjoyed this vlog, please click on that like and subscribe button. We will see you on the next video.